Thank you, Shappy. Thank you, taxpayer. Thank you, Mayor Chico. Yay! Isagad ka pa. Yes! Ay, ipaypay nyo nga. Ipaypay nyo nga. Yay! Bakit kayo nagpapasalamat sa kanila? Nakatanggap kami ng ayuda, pambili ng pagkain. Ilang oras ba yung ginugol nyo para makuha yan? Ilang oras yung inintay nyo para makuha yan? 2 oras po! Pero worth it yung pagpila. Yes! Sabihin nyo nga, yes! Yes! Sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. What's up mga TV Natics! Welcome back to my channel and for our today's video ay ipapakita ko ngang muli sa inyo ang pagbibigay ng 8,000 pesos Pasig Supplemental SAP at sa pagkakataong ito na andito po tayo ngayon sa Green Park Village, Barangay Manggahan. At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe and click the bell button to get notified for all the latest video. Ang Pasig Supplemental SAP nga ay para sa bawat pamilyang Pasigenyo. Ang ayudang ito ay walang pinipili sapagkat mayaman ka man o mahirap, lahat tayo ay naaapektuhan ng pandemic crisis na ito. Good morning po. So we are now live at Kurt TV. Ito lang, kayo po ay automatically, ilan po ang inyong anak, sir? One. Isa lang. So, sama ka with live-in pero hindi kasal. Tapos may isa pong anak. Kayo po, kaya po kayo na-qualify dahil sa inyo pong anak. Palakpakan kay baby. Kasi kung magka-live-in lang po kayo at wala po kayong anak. Yehey! Kasi kung magka-live-in lang tapos walang anak, hindi din mako-qualify. So, good thing nandyan si baby. Oo. Pero kung kasal naman kayo, kahit wala kayong anak, i-qualify pa rin namin kayo kasi legit yung kasal ninyo. Pero kung live-in lang, tapos walang anak, hindi natin i-qualify yun, ha? So, bibigyan po namin kayo ng isang form. Tapos, ito po sir yung form nyo, paki-fill upan nyo lang po ito. Tapos, pag natapos nyo pong fill upan yan, ay pwede na po kayong pumunta dun sa Sullivan. Sullivan Court ba yun? Covered Court? Today din. Yes po. Medyo mahaba kasi ang pila. So, mas maganda kung makakapunta na po kayo dun. Ito naman po si Daddy. Ay, balo. Balo po kayo. Lakad sila, oh. So, sir, ang mangyayari po sa inyo, sir, ano ha? Pakidala nyo lang po siguro yung death certificate ng inyong asawa. Tapos, adopted nyo, legally adopted nyo naman po yun, no? Nilalakad po lang sa DSWD. Okay, pero since balo naman po kayo, ay makoconsider naman natin yun. Senior pa. Senior pa, oo, ha? Makoconsider naman po natin. So, ganun din po ulit. Mukha naman po kayong nagsasabi ng totoo, 'di ba? So isusulat lang po natin ang sandwich. So ito po sir, pipil up lang din po kayo dito sa form, ha? Sa form lang po, sir, pag-check lang po natin yung ano. So, dahil po sir pala sa bago nating guidelines, para po sa ating mga subscriber, ha? Ang i-qualify po natin ngayon ay tinatanggap na po natin yung mga nakatanggap ng SS. Bibigyan rin natin ng form. Ang hindi lang natin tatanggapin is yung mga nakatanggap sa 4Ps, sa DSWD, at government employee. So yun lang ang hindi natin bibigyan. Yung mga nakatanggap daw po ng SSA, tatanggapin na natin. Yung ayuda sa akin ng pension ng SSS, 3-4, panggamot ko lang. Opo, tatanggapin na daw po natin yun. Bibigyan na rin daw po kayo ng form. Kaya qualify na qualify naman po talaga. Aking pong tanong, nabigyan na po ba kayo ng... Kayo po ba ay miyembro ng gobyerno, nagtatrabaho? Hindi po. Kayo po ba ay miyembro ng 4Ps? Siyempre malamang hindi. Diba? Diba? So ngayon sa ating bagong guidelines, binibigyan na po natin ang mga nakatanggap ng SSS, mga nakatanggap sa SBWSS ba yun? Mga nakatanggap ng Meralco bill at mga nakatanggap ng water bill. Yeah, tatanggapin na po natin yon, ha? Yun po kasi ang pinakabagong guidelines na ibinaba sa amin ng city. Sa ngayon po, ang itatanong ko sa inyo, ilang pamilya po kayo meron dito? Isa lang po. So isang, sino po yon? Ano po ang kinocompose nun? Yung nanay, yung tatay, at mga anak. Okay po. How about po si mother? Ang aking nanay. Ayan. So, kayo po pala ay anak ni mother. Hindi niya po kayo tagbadod, Bianan? Hindi po. Nanay niyo po talaga kayo. Okay po ha. So, kayo po ay nag-compose sa isang pamilya. So,
I'm sure naman nagsasabi kayo sa akin ng pawang katotohanan. So bibigyan ko po kayo ng form na ito. Ito po ang form ng Pasig Supplemental Sup. Pero bago po yan, kayo po muna ay, nasa ng ballpen ko. Magpipill up po muna kayo dito. Isulat nyo lang po ang inyong pangalan. Lalagay ko lang po ang... Ayan, lagay natin dito. Ayan. Sulat ko lang po dito ang... Dito po ay inyong signature. Dito po ang inyong pangalan. Katunayan na kayo po ay nakatanggap na ng Pasig Supplemental Sup form. Okay po. At meron lang po ako sa inyong paalala, doon po sa payout, wala na po kayong ibang pipirmahan na signature doon. Okay. Pagkatapos yung mag-payout, umuwi na po kayo. Okay. Wala nang ibang pipirmahan ha, kasi pag may pinirmahan kayo doon, hindi nyo alam kung saan gagamitin yung pirma. Sige po. Ha? Kaya be vigilant. Hindi natin alam kung saan gagamitin yung mga pirma-pirma doon. Ha? Ang ano lang po ay house-to-house form, initial interview, tapos may system validation po doon, titignan lang kung tama yung mga pinagsasabi nyo po sa amin. Sige. Tapos, payout na. Right after ng payout, pipicturean lang kayo na nakatanggap na kayo ng pera. After nun, uwi na. Wala na pong pirma. Kung may nagpapapirma, pipirma po ba kayo o hindi? Hindi na po. Dahil hindi po yun kasama sa proseso ng Pasig Supplemental Sup. Ang nasa proseso ng Pasig Supplemental Sup, pagka-receive mo ng pera, go home na. Kasi pag pumirma kayo, baka may isang mga programa na ipresenta yung mga pirmang yun. Okay. Diba? So, paano yun? Biglang may nagbigay pala. O, ba't ako may pirma dyan? Hindi ako pumirma. Eh, may mga pirma doon na pangalan. Tapos may pirma mo, tapos may number mo pa. Diba? Kaya, maging maingat po tayo ha. Sa pag, ano. So, ibibigay ko po sa inyo yung form nyo at pakisulatan po yan. Right after nyo pong matapos yan, you can go straight sa Sullivan Covered Court. Ha? Okay. So magandang hapon po ma'am, kami po ang Pasig Sup Team at ngayon po ay meron na po akong konting katanungan sa inyo na sana po ay inyo pong masagot at kapag nasagot nyo po dito po sa first round ay bibigyan ko po kayo ng Pasig Sup form. So ang tanong ko lang po, ilan po kayong pamilya dito sa inyong bahay? Isa lang po. Isa lang. So sino-sino po yung mga yon? Asawa ko po, ako, at saka po yung panganay kong anak. Okay, very. Yung panganay nyo po bang anak ay may asawa na? Wala po. Okay, wala na. So, kayo po ay qualified na makatanggap ng Pasig Sup. Dahil ang Pasig Sup po ni Mayor Vico ay hindi lang para sa mahirap, pwede din siya sa mayaman. Dahil lahat po tayo ay nakakaranas ng hirap ngayong pandemic. Tapos ma'am, since kayo naman po ay qualified sa Pasig Sup, isusulat nyo po dito, ito po yung form na ibibigay ko po sa inyo. Isusulat nyo po dito, nasasagutan nyo po lahat ng mga tanong dito. Ang ilagay nyo na po dito na beneficiary nyo is yung kasama nyo po dito sa bahay. Okay po. Sila pong dalawa. Ang ilalagay nyo po dito. Pagkatapos nyo po itong mapirmahan, pwede na po kayo dun pumila sa covered sa Sullivan po ha. Ito po ang inyong form, tita. Ayan. Tapos may konti pa po kaming katanungan. Parang nakita ko dalawa yung bahay. So sino po ba yung isang pamilya pa? Yun nga pong anak kong lalaki. Na nanganak naman po yung asawa. Qualified sila pamilya. Ilang anak niya na po yun? Pangalawa lang po. Dalawa lang po sila yung pangalan. Hindi. I mean, pang ilang anak na po nung asawa? Isa lang po. Kanganganak pa lang. Sayang. Pero, wala pong iniwan ng authorization letter. Hindi na po namin naalala wala na po. Wala din siyang ID dito. Wala kayong natatagong ID niya. Ay, hindi yung picture dapat ID. Marami tayong picture. Ay, pero wala. Sayang, kasi qualified po yung inyo din isang anak kasi meron siyang sariling pamilya. Good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon din, sir. Okay. So, ang tanong ko lang, sir, ilan po pamilya meron dito sa inyong PBB house? Sa aming bahay ngayon ay meron pong isang pamilyang nakatira. Ito ay binubuo. Ito ay binubuo ng aking kapatid, kasambahay. Isang kapatid, isang kasambahay, ang aking girlfriend, saka ako. Okay, so yun nga. Where is your parents po? Ang aming mga magulang ay nasa ibang bansa po. Parehas po sila ng aking tatay at nanay. Okay, so sa Makatuwid po, ikaw ang head of the family ngayon dito. Yun po yun sa Makatuwid. Okay.
So ngayon sir, kayo naman po talaga ay nag-compose sa isang pamilya. Good afternoon po sir, kami po ang Pasig Supplemental SAP Team. At ngayon po ay tatanungin lang po namin kayo ng mga ilang katanungan lang naman, pwedeng magsinungaling, pwedeng hindi. Nakatanggap na po ba ng kahit na anong ayuda sa gobyerno sa DSWD SAP? Hindi. Nakatanggap na po ba ng 4-piece? Hindi. Hindi pa. How about Meralco Bill? Nakatanggap po ba ng Meralco Bill? Yun lang bang ayudang natanggap natin? Saka yung ano? Pati water bill. Oh, yun. Talaga. So anyway, ilan pong kasi kanina ay nakausap ko na si Lolo. So dito po sa inyong bahay na to, actually, dalawang bahay naman kasi, no? So yung sa pamilya nila, isang pamilya siya kasama po yung bunso nilang anak na PWD at the same time may inaalagaan siyang apo. Ngayon sa inyo pong, in your case po, ilan po ang pamilya meron dito sa inyo? Isa lang. Isa lang. So ilang miyembro po kayo dito sa pamilya? Anim. So anim. Yun po ay sina? Lima. So sino-sino po yung miyembro ng pamilya nyo? Yung panganay po si Katrina. Mm-hmm. Yung pangalawa si Maria Angela. Mm-hmm. Yung pangatlo si Micaela. Mm-hmm. Yung misis ko si Maria Victoria Chacaco. Ayun, tama. So, kayo po ay qualified sa Pasig SAP. Ha? So, ang gagawin lang po natin, sir, ay ito yung form ni Daddy, ha? Yung form ni Daddy to ni Lolo, ha? Kasi kinukuha ni Jenny B. kanin. Sino yung bata? Kinukuha. So, ito. So, ang gagawin lang po natin, sir, susulat lang po kayo dito sa sheet. Nakatunayan na kayo po ay mabibigyan ko ng Pasig form. So, kayo po ay si 12. So, si 12-7-3-1-0. Ayan. So, lagay niyo lang po ang inyong pangalan dito sa 12, tapos ang pirma po kayo din, ha? Eh, ito po yung ballpen. Tapos panoorin niyan sa vlog ko bukas, ha? Papapanood niyo siya. Please subscribe. Subscribe. Sikat na si Daddy. Okay, KURTV. Pag may event kayo, invite nyo ako, ha? YouTube. Ayun. So, tapos naman, sir, ito po yung form ninyo. Yung Pasig Supplemental Form. So, ganito lang po ang gagawin natin dyan, sir. Dahil kayo po ang head of the family, pangalan nyo po ang ilalagay nyo po dito. Tapos, ang ilalagay nyo naman po sa miyembro ng pamilya, so pwedeng from panganay hanggang bunso, pwede naman from bunso hanggang ano. Ha? Tapos, pati si mother, ilagay nyo na din po. Ha? Ito po ay beneficiary nyo. Hindi nyo na ilalagay yung kapatid ni mother doon sa kabila kasi yun ay beneficiary na ni tatay. Ha? So, yun lang naman po. Right after nyo po itong mapilapan, pwede na po kayong pumunta sa Sullivan. At pumila doon. Okay po, ha? So, yun lang naman po. Marami pong salamat sa pagpapaunlak niyo po sa akin. At ito po ang mga kailangang dalhin niyo po doon. Photocopy ng birth certificate ng panganay, ng pangalawa, ng pangatlo. Lahat ng anak niyo po, photocopy ng birth certificate nila kasi sabi niyo po ay may anak kayo. At valid ID din nila. Photocopy din po noon. At the same time, photocopy po ng marriage certificate ninyo kasi legit naman po ang kasal ninyo yung dalawa. Tapos, valid ID niyo rin pong dalawa. So, yun lang naman po. So, wala na po kami nakalimutan. Maraming pong salamat sa pagpapa-unlock. See you all next time dito lang sa... Yay! After nga namin sila may interview sa kanilang mga tahanan, dito naman ang tungo nila sa Sullivan Covert Court para sa online system validation para malaman namin kung nagsasabi ba sa amin sila ng totoo o hindi. Ito ang system validation. Bawat isa sa kanila ay hahanapin ang pangalan kung talaga bang nakatanggap na sila ng anumang ayuda galing sa DSWD o sa 4-piece. Kapag na-qualified sila dito, automatically sila ay pasok sa next round o pasok na sila sa payout at mabibigyan ng 8,000 pesos Pasig Supplemental SAP. Ito nga ang pagador o ang payout section. After mong ma-validate sa online system at ma-qualified ka, congratulations dahil ikaw nga ay makakatanggap ng 8,000 pesos Pasig Supplemental SAP mula sa Pasig City. Gaya po ng sinabi ko kanina, ang Pasig Supplemental SAP ay para sa bawat pamilyang Pasigenyo. Ang ayudang ito ay para sa lahat, mayaman ka man o mahirap, sapagkat
tayo ay pare-parehong nakakaranas ng pandemic crisis na ito. Kaya naman po sa Pasig Supplemental SAP Team, sa Mayor's Office, sa Pasig City Council, at sa lahat ng taxpayer dito po sa Pasig City, maraming maraming salamat po. Thank you, Mayor! Nakuha ko na po yung 8K. Patingin daw ng 8,000. Pakibilang nga po ng 8,000. Ayan po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, very good. Salamat, ma'am! Good afternoon. Ako'y magpapasalamat sa taxpayer at lalong-lalo na kay Mayor Vico Soto. Oh, magkano po ba'y natanggap nyo, Nay? Patingin daw nga po, pakibilang nyo nga po sa akin. Itaas nyo nga po yung pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ko lang ng 2,000. Pag-isali kay Mayor Vico. Gaano po kalaking tulong yung 8,000 pesos sa inyo po ngayon? Isang ano lang to, isang kainan sa labas. Okay, pero napakalaking halaga. Hindi, it's big. This will help a lot. Thank you po kay Mayor Vico Soto and sa lahat ng taxpayers ng Pasig. Magkano po ang ating natanggap, ma'am? 8,000 pesos. Ilang oras yung ginugol mo para matanggap mo yung 8,000 pesos? Almost 2 hours. Is it worth it? Yes. Ba, para saan mo po gagamitin yung 8,000 pesos? Sa mga anak ko. Very good. Are you married, single mom, or what? I'm a single mom. Wow, malaking bagay po ba talaga? Yes, sobrang po. Yes. Sabi mo nga, yes! Yes! Thank you, Mayor. Thank you. At yan pong muli ang pinakahuling balita sa pagbibigay ng 8,000 pesos Pasig Supplemental SAP dito sa Barangay Manggahan, Green Park Village. Marami pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!